5'4A, Filipino 2, unang markahan, ang ating pamagat, Kaalaman sa Pag-Unawa ng Napakinggang Teksto. Ito ay Week 1, Quarter 1. A video lesson in Filipino 2. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit mo ang bell para manonotify po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Magandang araw po muli! Ako si Teacher Kalumpang, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto ngayong araw na ito. Ngayon, marami ka na namang matututuhan. Kung handa ka na, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Tuloy sa panunood! Ang araling ito ay makakatulong sa iyo upang magamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Kapag nakikinig, nagbabasa, nanonood ng isang mahalagang kwento o istorya, kailangan mong makinig ng mabuti. Ang detalye ay binubuo ng karaniwan. Itong sumasagot sa tanong na sino, ano, saan, kailan, ilan, paano at bakit. Ang detalye ay karaniwang sumasagot kung sino yung tauhan, lugar kung saan nangyari, pinangyarihan, pwedeng lugar o pinangyarihan, pangyayari, ano yung sitwasyon, ano, karaniwang sumasagot sa ano, sa tanong na ano, sino, saan, kailan, ilan, paano, bakit. Okay, subukan naman natin kung may natutunan tayo sa ating aralin. Tingnan natin. Una, mayroon akong alaga, malambing at matalino. Siya matalino, siyang tuta. Ang buntot niya ay mahaba at malahibo ang mukha. Anong alaga mayroon ang nagsasalita? A. Tuta, B. Kuting, C. Bisiro, D. Biik. Ang ating sagot ay... Eh, magaling. Pangalawa, si Lilith at Norma ay pumunta sa Ever para bumili ng school supplies. Saan sila pumunta? A. Ever, C. Sulangan Church, D. Palengke, C. Paaralan. Ang ating sagot ay... Tama ka. A. Nasa A. Ever. Pangatlo, paraan ng tamang paghugas ng kamay. Basain ang kamay ng tubig at sabunin ito ng maigi. Pangalawa, kuskusin ang kamay ng 20 segundo. Balawan ang kamay ng malinis na tubig. Tuyuin ang kamay ng malinis na bimpo. Ang tanong, tungkol saan ang iyong nabasa? A. Wastong paghuhugas ng kamay. B. Wastong paggupit ng kuko. C. Wastong pag-aalaga ng aso. Di wastong paglilinis ng bahay. Ang ating sagot ay A. Magaling. Ang apat, anong bahagi ng katawan ang nabanggit sa bilang pangatlo? A. Ulo, B. Balikat, C. Kamay, D. Paa. Ang ating sagot ay B. Magaling, B.
Subukan ulit natin. Alin sa mga salita sa ibaba ang tumutukoy sa tanong na sino, saan, kailan at paano? Isulat ang S kung sino. S ha? SN naman kung saan. K kung kailan at P kung paano. Isulat sa kwaderno ang sagot. Paula, ito ay... S, magaling. Pangalawa? Nag-uunahan sa pila. Ano ang ating sagot? P, paano? Pangatlo? Kantina. Tumutukoy ito sa... Magaling. Kung saan? Pang-apat, umaga. Kailan? Okay, next. 5, masayang kumakain. Ang ating sagot ay B. Okay. Upang lubos na maunawaan ang isang kwento, dapat tandaan ang mahalagang detalye. Tandaan, ang detalye ay binubuo ng tauhan, lugar, na pinangyarihan at pangyayari. Karaniwan itong sumasagot sa tanong na sino, ito ay tumutukoy sa tao, ano, sa bagay o hayop, saan, ito ay tumutukoy sa lugar, kailan ito nangyari, anong araw, anong petsa, ilan, tumutukoy ito sa dami, paano, kung anong paraan, at sumasagot kung bakit nangyari. Okay, ang mga detalye na ito, pwede rin natin itong tawaging pangalan. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o lugar at pangyayari. Yun ang dapat nating alamin sa isang kwento o detalye na isang kwento. Aalamin natin yung pangalan. Pangalan. Ayan. Pangalan, tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o lugar at pangyayari. Ayan ang dapat nating tandaan kung naghahanap tayo ng detalye. Okay, salamat sa panunood. Sana may natutunan ka sa ating aralin ngayong araw na ito. God bless at mag-ingat po tayo.